Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 2, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagsasaalang-alang ng Kapakanan at Karapatan ng Kapwa. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matututuhan mo ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Ang pagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideya o opinyon ay napakahalaga para sa batang katulad mo. Napakahusay mo sapagkat ito ay iyong natutuhan mula sa naunang aralin. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Nagpapakita ba sila ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba? Nananalaytay sa dugo nating mga Pilipino ang pagkabayani. Tayo ay lahi ng mga bayani. Nakatatak na sa ating kaugalian na dapat inuuna ang iba bago ang sarili. Handa tayong mag-alay ng buhay para sa ating kapwa sa ating inang bayan o bayang sinisinta. Sabi pa ni Jesus sa Biblia, wala nang hihigit o iba pang pinakadakilang pag-ibig kundi ang pag-aalay ng sariling buhay para sa kaibigan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsasaalang-alang lagi sa kabutihan at kapakanan ng kapwa. Ang iyong mga magulang ang isang magandang halimbawa na iyong dapat tingnan. Isinantabi nila ang kanilang kapakanan mula nang ikaw ay ipinanganak. Para sa ikabubuti mo, sila ay nagtatrabaho upang ikaw ay makakain. Ginagawa ang gawaing bahay upang mapanatiling malinis at ligtas ang iyong kapaligiran. Sila ang nagbigay sa iyo ng unang karapatan mong natamasa, ang karapatan mong mabuhay. Sa pamilya natin, unang natutuhan ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Isa ito sa mabubuting kaugalian na nararapat na patuloy na isabuhay at pagyamanin ng bawat pamilya at individual. Tulad na lamang ng kasunod nating kwento. Para sa pagsasanay bilang isa, basahin at unawaing mabuti ang sumunod na kwento. Sa iyong sagutang papel, sagutan ang mga sumusunod na tanong sa susunod na pahina. Ang pamagat ng kwento ay ang mga tunay na kampiyon. Si Kenyan runner Abel Mutay ay ilang metro na lamang ang layo mula sa finish line ay biglang tumigil dahil siya ay nalito sa mga signs dahil nakasulat ito sa English. Siya ay tumigil dahil inakala niyang natapos na niya ang karera. Ang Spanish runner naman na si Ivan Fernandez ay nasa likuran at kasunod niya. Batid ni Ivan ang pagkalito ni Abel kaya sinigawan niya itong ituloy ang pagtakbo. Sa kasamaang palad, hindi rin nakakaintindi si Abel ng Spanish. Dahil alam ni Ivan na hindi siya naiintindihan ni Abel, kaya itinulak na lamang niya ito hanggang sa makarating sa finish line at manalo. Pagkatapos ng paligsahan, ay tinanong si Ivan ng isang reporter kung bakit niya ginawa iyon. Sabi niya, "Ang minimithi at pangarap ko ay magkaroon tayo balang araw ng komunidad o lipunan na kung saan ang bawat isa ay nagtutulungang itulak ang bawat isa para manalo at magtagumpay." "Pero bakit hinayaan mong manalo ang taga-Kenya?" patuloy na tanong ng reporter kay Ivan. "Sayang, ikaw dapat ang nanalo." Sumagot si Ivan, "Ngunit aanhin ko ang karangalan at panalo.
Ano bang karangalang mayroon ang isang medalya kapalit ng iisipin at lungkot ng aking ina? Ngayon ay sagutan ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang nangyari kay Abel Mutay at siya ay tumigil sa pagtakbo bago makarating ng finish line? Tama! Si Kenyan runner Abel Mutay ay ilang metro na lamang ang layo mula sa finish line ay biglang tumigil dahil siya ay nalito sa mga signs dahil nakasulat ito sa English. Siya ay tumigil dahil inakala niyang natapos na niya ang karera. Pangalawang katanungan, bakit itinulak ni Ivan Fernandez si Abel Mutay hanggang finish line? Tama! Dahil alam ni Ivan na hindi siya naiintindihan ni Abel, kaya itinulak na lamang niya ito hanggang sa makarating sa finish line at manalo. Pangatlong katanungan, bakit hinayaan ni Ivan Fernandez si Abel Mutay na manalo sa paligsahan? Tama! Dahil batid ni Ivan na nalito lamang si Abel, kaya hinayaan niya itong manalo. Sinabi pa ni Ivan na, ngunit aanhin ko ang karangalan at panalo. Ano bang karangalang mayroon ang isang medalya kapalit ng iisipin at lungkot ng aking ina? Pang-apat na katanungan, anong magandang ugali ang ipinakita ni Ivan Fernandez? Tama! Ipinakita niya ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. At panglimang katanungan, tutularan mo ba ang magandang ugali ni Ivan Fernandez? Ipaliwanag ang iyong sagot. Tutularan ko rin po si Ivan Fernandez dahil mayroon siyang mabuting puso ng pagtulong sa kapwa at pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan nito. Bukod sa iyong mga magulang, marami pang mga individual na maaari mang maging huwaran o halimbawa ng pagsasaalang-alang ng mga kapakanan ng iba. Tulad ng mga banal na tao o santo, bayani ng ating bansa, at sa kasalukuyan ay ang ating mga OFW at frontliners. At marami pang iba na tahimik na nag-aalay ng buhay para sa iba. Bagamat ikaw ay bata pa at maaaring hindi mo pa kayang tumbasan ang pag-aalay ng buhay nila para sa kapwa, ikaw naman ay maaaring magsaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa sa abot ng iyong makakaya. Maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan. Pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport. At pagtatanggol kung sila ay inaapi. Ito ay dapat mong gawin sa iyong kapwa sa mga panahong higit nilang kailangan ng tulong, pag-aalaga o pagkalinga. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Kopyahin at sagutan ang mga gawain sa iyong sagutang papel. Isulat sa unang column ang mga taong nais mong tulungan at isulat naman sa ikalawang column kung ano-ano ang plano mong itulong sa kanila. Para sa unang bilang, ang halimbawa ay si Kevin, kapatid. Ang planong gawin upang tumulong, tutulungan ko siya sa kanyang takdang aralin sa online class. Para sa aking kasagutan, sa pangalawang bilang, ang taong nais kong tulungan ay si Grace, matalik na kaibigan. Ang aking mga planong gawin upang tumulong, sasamahan ko siya sa pagbili ng kanyang mga kagamitan. Sa pangatlong bilang naman, ang taong nais kong tulungan ay si Anna, kaklase. Aking mga planong gawin upang tumulong ay ipagtatanggol ko siya sa mga nambubuli sa kanya. Ang taong nais kong tulungan ay si Mina, kalaro. Ang aking planong gawin ay tutulungan ko siyang hanapin ang nawawala niyang laruan. At ang taong nais ko pang tulungan ay si Karen, pinsan. Ang aking planong gawin ay tutulungan ko siyang gumawa ng kanyang proyekto sa paaralan. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap sa ibaba. Sa iyong sagutang papel,
Isulat kung ano ang iyong mga gagawin sa sitwasyong nabanggit. Para sa unang sitwasyon, may sakit ang iyong nanay pero gusto mo sanang manood ng TV. Ano ang gagawin mo? Hindi na lamang po ako manonood ng TV upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Mas kailangan ni nanay ang tahimik na kapaligiran upang makatulog siya ng maayos dahil sa kanyang sakit. Manonood na lamang po ako kapag gumaling na si nanay. Pangalawang sitwasyon. Hinihikayat ka ng mga kaibigan mo na huwag isali sa laro ninyo ang kapitbahay ninyong may kapansanan. Anong gagawin mo? Ipapaunawa ko po sa mga kaibigan ko na hindi maganda ang ganoong ugali. Maging pantay ang pagtingin nila sa kapwa kahit na ito ay may kapansanan. Kaya ipapasali ko po ang kapitbahay naming may kapansanan. Pangatlo, napapansin mo na laging ikaw na lamang ang tinatawag ng iyong teacher para mag-recite. Alam mo na gusto rin ng iba mong kaklase ang mag-recite. Ano ang gagawin mo? Hindi po ako magtataas ng aking kamay upang mapansin ng aking guro ang iba kong kaklase na gusto ring mag-recite. Pang-apat na sitwasyon. Alam mo na sa tuwing nakakakita ka ng may kapansanan ay dapat nagbibigay daan upang sila ang mauna sa pilahan. Ngunit ang isa mong kaklase ay ayaw pumayag dahil nauna raw siya sa pila sa kantin. Ano ang gagawin mo? Ipapaunawa ko sa aking kaklase na dapat bigyan ng prioridad sa pila ang mga may kapansanan kahit na siya pa ang nauna sa pila. At panglimang sitwasyon, madalas kinukutya ang isa mong kaibigan ng iba mo pang kaibigan. Alam mong hindi ito mabuti. Anong gagawin mo? Pagsasabihan ko ang isa kong kaibigan na mali na kutsain ang ating kapwa. Mas mabuti na mahalin natin ang ating kapwa. Para naman sa pagsasanay bilang apat, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Ang kabataang tulad mo ay maaaring magsaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa sa abot ng iyong makakaya. Maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport at pagtatanggol kung sila ay inaapi. Ito ay dapat mong gawin sa iyong kapwa sa mga panahong higit nilang kailangan ang tulong, pag-aalaga o pagkalinga. Ayan mga bata, marami ba kayong natutunan sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!